tinuturo ng banal na kasulatan ay ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo. Ang katuruan ito ay sinisingkap buwagin ng Diablo. Sapagkat alam niya na ang tao ay hindi may ligtas ng isang tao. Steady lang. Maganda kung YouTube basta hindi gumagalaw. Isang tao lamang na tagapagligtas. Tunay na kailangan ang kauring katauhan. Kung makikitungo sa Diyos sa bagay ng kaligtasan, pansinin natin, ang mga patunay na si Kristo ay Diyos. Unawain natin na ang isyo sa pagpaktang ito ay si Kristo ba ay Diyos o hindi. Mali na pagtatalunan kung si Kristo ay tao o Diyos. Sapagkat tunay na siya ay nagkatawang tao. Walang mababasa sa Biblia na magsasabing si Kristo ay hindi Diyos. Tunay ba na mayroon kang mababasa na si Kristo ay hindi Diyos? Letra po letra na sinabi na si Kristo ay hindi Diyos? Ang Panginoong Isos, ang Diyos ang ayon sa kulirang nabanggit ng Biblia. Siya ay tinukoy ng Diyos. Sa Hebreo, basa. Magtuturo magbabasa. Sa Hebreo niyes. Badali ko yun. Tingin ka sa akin. Mga bata. Maika. Maika. Hebreo chapter 1 verse 6. Ano kika? Dennis. At saka buksan na rin yun ang iba. Buksan na rin sa Roma. Chapter 9 verse 5. Saan Dennis? Wait. 9. Chapter 9 verse 5. Berdinis. Ngunit tungkol sa anak ang luklukan tingin ka ro. O Diyos, tinawag ng Diyos ay magpakailanman. Malinaw na tinawag ng Diyos. Sa Roma. Chapter 9 verse 5. Okay. What are the fathers? And of whom after telling you the flesh, Christ is who is over all. God bless forever. Amen. Ayos ka kasi magalaw. Nasa kanilang magulang mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman. Siya, nawa. Diyos na maluwalhati, magpakailanman. Anak naman. Amen. Ang pagkita natin na siya ay tinuturo ng Biblia, sinasabi ng Biblia, at Jesus ay Diyos. Sa John 1:1, pag-ibigin siya. Beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Oh. Ang salita ay Diyos. Diretso ba? Si Kristo talaga. Now. Yung pangatlo, nabili niya ang Diyos ni Kristo. Sabi niya, ang paniniwalang mali ang pagkakasulat ng King James Version ng Biblia sapagkat ang pariwalaan nagsasabing ang Virgo ay Diyos sa John 1:1 ay dapat na naglagay ng pangtukoy na letter A. So sa Tagalog ay isang Kung may pantukoy na labas na ang salin ay ang Virgo ay isang Diyos. Kung ang isang salin ito, ang tama na labas na ang Panginoong Isos na siyang tinutukoy na Virgo ay hindi tunay na Diyos. Siya ang magiging isa lamang sa mga Diyos. Sabi sa paliwanag niya.
Ang paniniwala nito ay mali sa pagdaliwanag ng gramatika ng at ng Biblia. Pantayin natin, ang subject ay talata ay ang verbo. Ay yung pinag-usapan, di ba, siya yung no, subject talaga, yung verbo. Oo, siya yung logos eh. Ang verbo ay was. Sabihin, kasi na siya, di ba? Kasi na siya eh. Oh. Hindi na kailangan ang direct o object kasunod ng was sa grammar. Ibig sabihin, hindi na kailangan yung objektibo na pangyayari, pangyayari pa. Kasi yung was kasi, mas malikot. Existing sa siya. Oo, doon ba sa lugot ng lugot o bipura pandisyon, existing sa siya. Paliwanag niya yun? Oo. Ang instantiative verb ay hindi tumatanggap ng object at halip ay kumukuha ng predicate, nominative, na tumutukoy pabalik sa subject na ito nga ay ang talitang word o logos. Dahil dito, hindi na kailangan ang article para sa talitang Diyos at isalin ito na God. Tama ang pagkatalin at ang verbo ay Diyos na talaga. Sabi niya. 1 John 5.20. Bata, 1 John 5.20. Binuksan mo pa. Huwag malikot uwa. Malikot na ito. Sabi niya doon. Ito. First John 5.20. 1 John 5.20. And we know that the Son of God has come and has given us an understanding that we may know Him that is true and we are in Him that is true even in His Son Jesus Christ is the true God and eternal life. Kanino na tayo? Nataan daw tayo? Napatuloy na Diyos, kanino? Ay, ito. Tayo ay napatuloy na Diyos. Saan? Ito. Diba? Sa pag-abilisya na tinuro na tayo ay nasatunan na sa tunay ng Diyos. Ng Diyos. Sa kanyang anak. Diba? Oh. Ano natin makakasa ko sa kabalian yun? Tingin ka sa harap po. At kanalaman natin, sabi niya sa Tagalog, na anong salita ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo, at tayo na sa kanya na totoo. Sa magkatuwid ay sa kanyang anak natin, Jesus Kristo. Ito ang tunay na Diyos. Ito ang tunay na Diyos. At ang buhay na walang hanggan. Oh. Inanotat, inanotat na ito ang tunay na Diyos. Huwag oh. Dalawin. Malinaw na malinaw. Kahit ang mga taong hindi kinikilala na ang Panginoong Jesus Kristo ay Diyos, ay tinanggap nito ang isang masuliraning talata para sa kanila. Ang orihinal na Griego dito ay tulad ko nga para ano ba? Orihinal na tulad sa Griego.
Silakan. Gego ang sabi niya eh. Ang original na Gego dito. So yun. Ayan yung original na napagkasabi sa yung 1 John 5:20. Ayan yung original na kasalin. Sabi niya, ang original ng Griego dito, yan yan. Ano daw yan, Griego? Ha? Sabi niya, oh, ang paliwanag niya, ang susi ng pagkatalo ay nasa salitang ito. Yan, mayroong pagkatalo dyan eh. Sa mga araw na tinanggap ni si Kristo ay Diyos, ay nagsasabing, ang salitang ito ay tumutukoy sa Ama. Kaya para sa kanila, ang Ama ang tunay na Diyos at hindi ang Panginoong Hesus. Ngunit iyong tunay na nag-aral ng orihinal na wikang Grego na ginagamit ng Diyos na isulat ang Biblia, ay malalaman natin na ang pangungusap na ito ang tunay na Diyos, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan yun. Kung talagang nag-aral ka sa tunay na pagkasalin. Sabi niya, ito ang tunay na Diyos at buhay ng hanggan ay tumutukoy sa Panginoong ito. Ito ay isang payat at kamimulang kaalaman na isang nag-aaral ng wikang Griego. Sakay na, sabihin dito, paragraph number 1, ay binigay ng antas. Antas ayon sa bilang at ito ay bilang 156 ng Beginner's Grammar of the Greek New Testament. Makabasa yan doon sa ano, sa isang libro. Beginner's Grammar of the Greek New Testament ni Dr. William Hersey Davis, published by Arthur and Rowe Publishing House. Sinasabi na otoridad na ito sa wikang Griego na Okos at Okinos ay mga demonstrative pronoun, ang Okos, pronoun. Ganda ka naman. Pronoun. At tungkol ko'y sa malapit at ang ikinyos. Ay tumutol ko'y sa malayo. Oo, wala sa katabi. Ang batas ng grammar sa paggamit ng salitang otos na isnalin sa Tagalog na ito ay sa wikang English na this. Sa wikang English, this. Sabi ito, yun. Yung ito. O yung utos, ito ay this yan sa Tagalog. Ito, this yan sa Tagalog. How is this? Yo. O, yo yan. This ay napaka pinatuturuan ay ang pinakamalapit na noun. Alin yung noun? Sa talatang ito, ang pinakamalapit ay ang salitang Hesus Kristos. Oh, ito, sabi nga. Sa makatuwid, ang parehala lang ito, sabi niya, ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan ay tumutukoy sa Panginoong Hesus at wala sa iba. Ang ito na itong buhay ay buhay na walang hanggan, di ba? Ito tumutukoy, di ba kay Hesus daw? Wala nang iba. Sabi niya,
Katalatang ito ang nakita natin nang walang pagkatalo. Ang tuwiran at litra o litrang pagtuturo ng Panginoon ito Kristo ay Diyos. Pati dito, baka gusto mo na kasi magpapay. Ano na? Oo, Kristo, Kristo. Pwede mo isa-isahin to? Ano nga yan? Huli ng personal type. Siguro ano to? Personal type 20, na siya'y nasa. This is the true God eternal life. Sabi niya, buhay na walang hanggan. Walang hanggan to. Ang Otos at Ikinios, yung magkaisa lang yun eh. Otos, tapos. Ito yung Akinios. Otos. Ito yung Otos, ito yung Akinios. Sabi niya, ay mga dinulsatid, pronoun. Sabi niya, ang Otos ay tumutukoy sa malapit at ang Akinios ay tumutukoy sa malayo. Yung Otos sa malapit at yung Otos sa malayo. Otos malapit. Oh, Akinios sa malayo. Ngayon yung sasabi, ang batas ng grammar sa paggamit ng salitan utos may inalit sa Tagalog na ito ay sa weekend break na this Tika. Tagalog. Ito yung utos, yung sa English this. Oh. Ayun yun na isang, ano nga, tinanong na... Pwede na kami. Sige. Okay, tanong po. Pastor, sa'yo po. Ikaw ang humawa ka. Ay, ako. Ay, Latin. Sabi niya rito, yan daw ay grito. Okay. Ano? Yun rupang ulap siya, linyat, preter yan ako ba? One days o tunis? Preter yan. Oo. Sa makating brother, preter yan ang nagtating yan. Kasi kung anong unawa nung nagsulat, preter siya, trinity talaga yan. Hindi yan o monotism. Yun lang ako. Yun muna ang monotism. Okay. Sige. International evangelist kay English. Before we question, my name is Brother Dennis from Carolina Church. Ano ang iyong stand sa Hebrew 1:8? Kasi sabi mo, Joseph Cristo. Yan yung binigay mo birth. Ano ang stand mo dyan? Ano dito? Dyan! Ito? Diyos, ito. Ha? Ang luklukan mo, Diyos, ay magpakailanman. Ha? Ito? Lana. Lana? Ako tanong. Abade, ano? Tumutukoy yung pangungusap na yan na sinuturo talaga na yung tunay na Diyos ay Jesus Cristo. Isang ebidensya siya sa original na salita ng Griego. May tanong, brother. Ano? Tanong mo sa kanya kung Greek talaga to. Kasi hindi to Greek eh. Pero itong saltang kay... Hindi, itong saltang kay... Greek to Greek. Itong pinaghalo na niya eh. Oo. Ibig sabihin ito, Jesus Christ ko eh. Jesus Christ. Ito yung Greek ng Jesus. Mali pa nga yung pagkasulat niya. Hindi,
Hindi naman Greek ang alphabet ginagamit niya, English eh. Hindi, ang ibig sabihin, sabi niya nga, Greek po, di ba? Oh, hindi, okay lang yan kasi... Oh, kasi English. Greek ang... English ang alphabet, hindi Greek. Ibig sabihin, alam mo sa kanya kung ito ay Greek. Kasi ganito yung Greek na. Hindi, Greek yun. Pagbihira. Wala na ito, patay na ito eh. Si Gamito Tika, patay na, no? Pero by the way, sagutin ko na yan. English alphabet, iba sa Greek alphabet. Hindi na kailan tanongin yan. Sino ba? Wala na? Ganito kasi, ang sabi ni Brabanam, hindi mali ang pagkatulat, hindi mali ang nagsulat, ang kaisipan natin mali, sabi ni Brabanam. Ngayon, kung sa atin naman, kung ano yung iskan natin, pwede ba natin paliwanag yung Jan 1-1 kung si Kristo na nga ba yan? Oh, papaliwanag ko kayo sa... Kung si Kristo yan, ano yung kalagayan niya bago siya, ano, bago siya naging, ano, naging tao? Meron siya. Ha? Meron. Meron, gumagalaw na siya, nag-minister siya. Nilika ng, sabi doon sa Hebrews, nilika ang mga bagay sa magitan niya. Kung wala siya, walang nilalang. Nilika ang mga bagay sa bagay sa magitan niya. Siyang nagdika. Ano siya? Kamanulala lang siya. Siyang nagdika. Sa'yo salita. Siyang nagdika na. Hindi, maraming patunay. Ang tanong niya kung ayon sa'yo, ayon kay Tika. Ayon kay ano? Tika. Kasi nagugulat siya. Akala niya ikaw. Akin. Tika Fanny. Okay, Gabino Fanny. Okay. Tapos na. Sa Diyos, kahit na ilang, ano siya, hindi na siya mabubawasan eh. Kahit magalang siya ng ilang Diyos pa eh. Hindi siya mabubawasan, saan yung Pastor Roldan? Ipitin. Kahit ilang Diyos pa! Kailan sinabi ni Pastor Roldan? Kanina. Pastor Roldan Aquino, yung artista. Artista na kontrabida. Wala yung posible sa Diyos. Ay, si Pastor Aquino. Pero sabi ni pero naniwala ka dun sa Isaiah na sinabi ng Diyos, walang Diyos liban sa akin. Naniwala siya dun. Tanong. Okay. Sabi ni Brother Boycott Cordero kanina. Marang kasamat na. Kahit daw ano, kahit sabihin again, Catholic, yung buong isang Kristiyanuhan naniniwala sa consubstantiation. Tapos yung Katoliko, sila lang yung kakaiba, sila lang yung nag-iisa na naniniwala sa transubstantiation. So, pakiyan. Hindi totoo yan. Si Martin Luther naniniwala sa transubstantiation. E di kasama na yung Lutheran Church. Tanong para sa akin, kasi sabi na kanina, nung time ng mga apostoles, sabi niya, wala daw ibang ano sa time ng apostoles, kundi Katolik sila. So, paano yung purpose pa rin na ipapaliwanag na Katolik? Ito yung tanong mo? Di ba sabi kasi ni Father Boy kanina, sabi niya, nung time ng apostoles daw, sabi niya, yung mga apostoles na daw yun ay mga Katoliko, paano po yun ipapaliwanag? Paano anong paliwanag niya sabi kanina ng Katoliko? Kaya sila Katoliko, kasi ang ibig sabihin ng Katoliko, Universal Church. Okay. Lapit. Bakit po nila sa nilalagay? Lapit kay, ano? Ano ang tanong mo? Bakit po nila sa nilalagay ni, Andre kanina, tutong sa paliin ng dugo? Di ba pag uminom ka ng dugo, yung sabihin, ano kumamatay ka? Paano naman din sa komunyon? Kasi umiinom tayo ng dugo, ano naman po nila? Good question. Magandang tanong. Ito na maiwasan. Okay. Totoo ito ang pahayag ni Kristo. Maliban ka ang aking laman, inumin ang aking dugo, wala kayong buhay. Ebidensya na yan. Non-alcoholical. Kasi, hindi mo naman literal makain ng kanyang laman na ito ang kanyang dugo. Hindi na yung tanong yan. So, magagawa niyo lang through symbolical. Ito, nung sinabi niya, ito ang aking katawan, hindi niyo tinanong. Nabugtong ba ang kanyang katawan doon? Sinabay. Parang umusbun. Sinabay. Okay. Tapos wala katulad na yun. Sinabay pa rin.
Eh, siyempre, nung hinahawakan ni... Babayin niyo yung truck, no? Babayin niyo yung truck. Hawak niya yung tinapay. Yung tinapay ba, karuntong ng katawan niya? Tapos pinutol, pinali, aray! Pupunta, hindi. Oh. Ano malaman? Dapat mong tanungin kay Boy. Ano malaman na ano? Na wala, wala, wala. Tuloy-tuloy lang. Wala katapusan niya. Wala kakakit eh. Hindi ko pa natapos ang sagot, ha? So, pwede ka lang ako. At teka, dyan ka lang, para kaman sa akin. Hindi ko tapos eh. Kambi. Pag ganyan, maganda ito, ha? Sulat ito. Kapag inom ng dugo ni Kristo, ibig sabihin, kailangan tanggapin mo na ikaw ang pumatay kay Kristo. Iba tapos sabihin, tao, hindi ako, hindi ako. Pero, pag hindi mo inangkin yan, na ikaw ang pumatay kay Kristo, wala kang buhay. Hindi mo angkinin na ikaw ang nagpapatay kay Kristo. Paano nang ikaw ang nagpapatay kay Kristo? Ilagaan ng Diyos ang makapawa sa kayo sa akin. Kahit hindi mo minasa, hindi mo minasang, hinandaan na ng Diyos yung kalisasan mo. Pinatay niya si Kristo para sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin, angkinin mo. Ikaw ang dahilan. Kung inangkin mo, di meron kang pasigil sa kanyang pagmamahal. At doon mo na inom ang dugo ng Kristo. Di ba sabi ni Pedro, malayo mangyari yan sa'yo, Panginoon. Ibig sabihin, ayaw ni Pedro mapatay si Kristo. Nung sinabi ni Kristo, maliban inumin niya aming dugo, di ba pag inumin ng dugo, magpatay? Maliban mag-participate ka, five minutes one, let's go. Pumirma ka, ato lang si Rizal, tulang niya ka. Pumirma ka, para mapatay niya. Pumirma ka, sumali ka ron sa aklat ng Cordero na pinatay pa bago ito kaging hanggitan. Revelation 13. Ang kanyang pangalan ay, ay hindi nasusulat sa aklat ng Cordero. Sinulat yung susulog. Sibing sinulat na susulog. Kasama ka rin dahil sa kamatayan niya. Kailangan ang silin mo, Lord, you died for me. Okay? Harap na kayo. Kasi nasabi kayo doon, sabi nyo, sa panahon niya, dahil sa kanya iba, ano, yung company na Diyos yung pumatay, tapos hinahandog siya, kanino siya maghahandog? Kasi sabi mo doon, yung company ng Diyos, siya yung parang Diyos na nagkatay. So, kanino siya maghahandog? Okay. Lord, patawarin mo na kasi. Ang paghahandog, wala na yung company. Wala na yung company nung nag-handog na sila. Siyempre, nung kumatay ang company, hindi yung company siguro nag-handog manok pa, tinuro siya na, nag-handog nga, ganyan. Nung kumatay ang company, parang ramitan sila. Ang company ang altar, na wala na yung company. So yung altar na himunta nila sa katayan, nandun ang presensya ng Diyos. Ito naging altar. So, yung katayan na yan, parang makadero. Yung katayan na yan, yun ang naging unang-unang altar. Kasi yun ang gawa ng damit. Hindi lang gawa yung damit, eventually, magiging pagkain. Harap nyo. Ang sabi mo, itinumin ang dugo. Itinumin ka itinumin ang dugo. Yung dugo mo ba yung sinasabi mo, wala kang dugo na yun? Symbolic arrow. Sabi ko nga kanina, ang pag-inom ng dugo ay symbolic na pagpatay. Napanaginip pa ni Eva, hagada to. Nung si Cain ay pinamarap, alam na niya mamatay ni Cain si Abel eh. Cute na yung edipit na bata, si Cain pumulot ng isang kalaking yata, binigay sa nanay niya. Pero, nakita na niya na sa pagganing ini, bago pa pala na, na iniinom ni Cain yung dugo ni Abel. So, yung sabi sa Biblia, iniinom ng lupa ang dugo ni Abel eh. Ibig sabihin, ang kasalutang pag-inom may kinalaman sa pagpatay. Bakit? Tapos may lupa. Yung lupa, yan ang ginagamit ni Cain sa paghandog. Yung pagtelos ni Cain dahil sa lupa ng pagpamimili niya ng handog niya na hindi tinanggap ng Diyos. Yun ang naging cause, yan ang simbol, yan ang representative na patuso ni Cain na hinatay ko ganyan ng Diyos. Okay? Okay. Paniniwala ka dito kapag hindi ko minunod ng dito. Kasi ang paniniwala ko dito, yung katawan ni Pito, ito yung buwan ng God. Yung dugo nito, ito yung sinag dito sa Holy Spirit. Pag ikaw nakatawag sa Holy Spirit,
Altar na. Tayo pa maunang naman si altar ni Adam Eva kaysa si Adam. Ang altar, nagkaroon sila ng altar ng katayan. Sa katayan? Oh. Si Eva at Adam, nung hindi pa sila nagkakasala, hindi pa rin sila altar. May potential sila maging altar. Kaso, si Adam at Eva ay nagkasala. They come short of the glory of God. Humuyo na, wala pa. Yung homo-osyos, yung exacting nature of God, ang mauna dyan si Kristo. Si Kristo ang maging altar. Kasunod si Kristo yun, right. So, yung naging altar ay nawala sa lumang tipan. Di ba nagkaroon ng altar na kakayan sila at ang iba? Tuloy-tuloy niya hanggang kay Moses. Hanggang gumawa na ng tabernakulo. Nawala yung tabernakulo, inalis yung arka kasi darating na si Kristo. Ibig sabihin, Barbantes, kung saan mo ginagawa yung paglaan do, yun ang altar mo. Ngayon. Okay. Makinig kayo. Nasaan ang altar ng Diyos ngayon? Makinig kayo. Wala na sa lugar. Nabasa niyo yung bukit. Ang dakong sanghahan na itinalaga ng Diyos. Una ay nasa kanyang salita sa pahayag. Hindi yung literal na Bible na letra for letra o yung letra lang. Kunin niyo yung pahayag. Pag nakuha niyo yung pahayag, yung Espiritu. Ipasok kayo, i-apply niyo sa buhay niyo. Doon kayo maging altar ng Diyos. Yan dito, parang meron tayong altar, no? Pero ang tunay ng altar dito yung salita. So pag nag-circle kayo, at nag-report kayo sa isa't isa, na saan ang altar? I am in the midst of them. Where the two or three gathers in my name. I am in the midst of them. Hindi mo na kailangan humarap eastward o westward. O westward pala, last westward. Hindi ka kailangan humarap westward para ginagawa ng Moses. Ang kailangan mo lang gawin, word. Diyan ka maging altar. Ito, basahin mo, Brother Dylan. John chapter 4, verse 23. Pababa. Okay? 23, 24, 25. Yung siya yung Mr. G kanina, dalawa lang yung tinanong ko. Pati ang una, sabi Mr. G, walang altar doon kasi sila niya yung altar. Pangalawa, potential sila maging altar kasi nung lahat. Pangalawa, yung sinabi niya kanina, pati nasabi ng Bible, pinalayan, ay hindi sabi niya nagpalayan. At si Mr. G kanina, yung, kasi immerse yung ano, kaya wala na yung tubig doon, kaya lumabas sila. Most of yung lumabas, wala na palayas sa kanila. Pero ang term ng Bible, pinalayas na, ibig sabihin ng pinalayas, may nagpalayas sa kanila. Okay, sagot. Parang pagkisip na pamalo. Pag sinabing parusa, pamalo, chastisement, kasi masok yung pitik, sinturon, kawayan, dos por dos, paril, it doesn't matter, no? O salita, oh, walang pagkain. Eto, merong mupa sa'yo, gusto mo palayasin. Tulad mo ng ilaw, kuryente, tulad mo ng tubig, alis sila. So maraming paraan ng pagpapalayas. Okay? Hindi tayo kulong sa saltang layas. Bakit saltang layas na kailangan may malaking katawan? Ay, alis, alis. Ito lang ginawa ng bodyguard email na sa akin. Wala na. Merong instruction ng Diyos, pero alam ng Diyos hindi mo. Ito, dalawa yun eh. Blessings of obedience, curse of
Disobedience. Nung sinabi ni Pablo, this is my commandment of the Lord. Yes, siguro, diba? Ito yung ganyan, ganyan. Bilang hukom, kaya niya mag-adjust. Unawain niyo itong adjustment. Kung malawag ang unawa niyo ang hukom, unawain niyo na may antas ng pagsunod yan. That doesn't mean, hindi mo kaya ang sundin yan. Patigas na ulo mo. So, nagbibigay ang Diyos yung tinatawag natin yung grasya dahil may pag-asa ka ba? Kahit na nagkasala ka na, may kamakayan ka na, bibigyan ka pa rin ng Diyos ng pag-asa habang buhay ka. So, yan yung ibig sabihin ni Pablo, yung payo. May payo si Pablo, di ba? Yung payo ni Pablo, pag sinunod mo, maganda mo na. Pag hindi mo sinunod, pwede ka paliligtas ng Diyos, pero may kahirapan. May adversity. Okay? So, ibig sabihin, kahit tayo dito sa hukum, mag-lay down tayo. 50. Yung kasalanan mo, by permission niya eh. Ganda to. Tingin na lang Diyos yung palo mo, kaya nalitin ka ng kasalanan. Parang ganito, pag ginawa mo to, ito nangyari. Eh, nangyari ka, ay, yo, ako pa rin palusa mo. Kung naisipin, likot heart din. Sama mo? Tinigil ka na ng Diyos oras mismo eh. Kasi sinabi na niya, at yung epekto pag ginawa mo yan. So, ginawa mo pa rin yan. Pwede ka pa rin niya iligtas. O, iba kong kontrata na yan. Okay. Si Pardo na yung harap-harap na gawin. Especially sa revelation to, brother. Di ba sabi niyo? Wala po sa pagkakalang ko lang sa'yo. Sino yung propeta na pinalakad ng Diyos sa 3 taon? Bukutupan. Okay, mas sa Bible, maraming kine-claim na contradictions. So, kung isa-isa natin, napakarami. Ngayong gabi, hindi ko kaya i-detali ngayon yan. Kasi may claim oral. So, kailangan, one-on-one na lang. O, pwede mo siya sa internet. Kasi sa internet, putukunan na sila ng sagot yan eh. Alam mo, ang Muslim, ang hindi nasa Bible, isa yan sa pwede mag-point out yan. Maraming pwede mag-point out yan. Ngayon, sa leksikin natin, mag-one-on-one. Ngayon, hindi natin i-kay ngayon sa pusong oras. 50 minutes. So, hindi lang yan ang contradictions. Marami pa iba. Suppose, so-called contradictions. Meron ang libro nung ano eh. Meron siya yung libro, nasa sagot ngayon. Ang ganda. At hindi ko eh. So, saka lang natin sagutin. Hindi ngayon. Okay? Yung ibang magtaas ng kamay, dyan, ala na. Malapit na ala. Inaya ba? Ano? Sabi ni Brother Bush. Ulit. Inaya lang ba ni Jan, di ba? Magano? Hindi.
Yung bautismo ni John the Baptist galing yan sa Budyo. Ang Budyo, may naglulubog ng tubig araw-araw yan. Para magdasal, para pumunta sa templo. Pero itong lubog ni John the Baptist, isa na. Lubog ng Kristiyano, isa na. Pero pag lumipad ka na sa templo, ito lang sa lubog. Ay, ang isa yung Kristo, pinahiran mo, pinili. So, yung anak ng Diyos, ibang word yan. To yourself. Pag-re Samuel, kapitin na. Yung pinasabing kapatid, Ah, Lord Jesus Christ. Holy Ghost. Ang pangalan pala ng Christ, ang pangalan pala ng Holy Ghost ay Christ. Mali. Ang pangalan ng anak. Sino sabi niya? Sama na rin. Sama na bata. Eh, Lord Jesus Christ. Sama na sa Bible din. Ah, ano ang sabi niyan? Basta yung book. Anyway, ang Christ, ibig sabihin pinaniran tao yan. We know that Messiah or Christ comes. John 4:25. So, tao yan. Ngayon, yung Holy Ghost, Espiritu ng Diyos yan. May paano na itong Espiritu ng Diyos na halubilo sa Kristo? Noong naging isa ang Espiritu ng Diyos kay Kristo. Okay, may upustin dyan? Wala, o. Tayo tayo lahat? Ay, may tanong pa? Sino? O, Barney ko. Ano kung kaliwan tayo natin sa saan na baka punta sa politics? Kaliwanan nila. Yung Elohim daw ay, ano, kapat sila na lagi yun, Elohim. Kasi Elohim naging yun si Bahu eh. Kasi kaliwanan niya, yung para sa yun, yung Bahu, anak. Tapos ang bao na yun, may kapatid na Gracia, anong ano yan? Mari ko kaniwalaan yun. Hindi. Ang hindi. Ano siya? Verb. Verb yan. Sige mo sa kukot. So, it is a word, the actual word, na complete the sentence. So, yod, hey, bao, hey. Itong hey. Okay, kita po na natin ng, yeah. At nandito yung is, o I am. Ako, I am. So, dinudugtong ehe, asher ehe. Yung ehe, yung your day. Ito yung am, o yung is, o yung verb. Dudugtungan mo pa siya na, topic, yung karoon sa dulo. Jehovah Jireh, Jehovah Chichino, Jehovah Shama, yung mga topic yung karoon sa dulo. Yan yung purpose nitong Yohei. Isa siyang incomplete sentence. So yung pangalan niya, incomplete yung technically. Para siya makomplete, ilang dumating yung huling dugtong si Yeshua, Jesus. Yeshua. So kaya naging Jesus, Yahushua, Yohei Bahwa Yeshua, yung nakompletong sentence, I am Savior. Okay, natin ito.